sigurado na po kayo na kayo po ay mananalo sa Lunes po, katulad ng sinabi niya sa speech? Sigurado na sigurado ako. Kasi hindi naman nagbabago yung mga taong nakikita ko eh. Yung dami ng tao, ganun pa rin ganun kadami. Yung mga sumasalubong sa amin, sa motorcade natin, nakikita mo naman. Saan ka namin makapunsa na botas? Grabe naman yun. O kaninang umaga. So, consistent yung nasasalubong mo at nakakausap mo sa kanya. Sir, sabi nung mga ibang, di ba mga sa ibang kandidato naman, marami din daw naman pong sumasalubong sa kanila. Tayo na bahala, manggaling. Manggaling na muna dun sa mga impartial na paggagalingan ng balita. Sir, gaano ba kalaking boto yung tingin nyo makukuha nyo against yung susunod sa inyo sa balota? Basta ako naniniwala, ang pinakamababa ko magiging naman mga 3 to 5 million. Pero Vice, dun po sa speech ninyo, you expressed concern dun po sa mga panawagan ninyo kay Pangulo Aquino, sa COMELEC, sa pulis at militar, you expressed concern of possible cheating. Ah, yeah. Everybody's talking about it. Mm-hmm. Hindi ko lang naman concern yun. Kahit naman kayo, concern nyo yan dahil sa mga balita nyo. And na ipakikita ng mga pangyayari. Halimbawa, yung naging sa yung Binomba, puno, yung eskwelahan sa Maguindanao. Yung Binomba, para mailipat lamang yung sa bayan nung kandidato ng gobernador. Sa mga may announcement pa nga pala ngayon. Brown out sa Sarangani, 19 hours. So sir, what is your camp doing to protect your home? At saka, yung mga narinig namin sa inyo, yung lumalabas sa Picos, ang lumalabas na pangalan, Rojas, yun mo naman yun. Nangyari sa Hong Kong, nangyari yata sa Europe, nangyari dito. Sa Cagayan de Oro yata yun, hindi ko kasi natatanda yung sinabi. Yung 10 pangalan na ipinasok doon sa Picos na yun, ang lumabas, Rojas. Sir, sinabi niyo dati na kapag nagkadayaan, mag-aalsa kayo. Ganun pa rin ba ang plano niyo, sir? Hindi ako papayag na magkaroon ng kaya. Vice, nagkaroon po ng last minute call kagabi si Secretary Rojas. Kinall out niya specifically si Senator Poe na mag-usap daw sila para daw matwart ang isang looming dictatorship. Problema nila dalawa. Sir, si President Aquino rin daw po nanawagan sa lahat ng kandidato na magsama-sama laban kay Duterte. Wala akong natatanggap na panawagan. Ang nalaman ko lang sa GMA, di ba? Yung sabi. Personally, o kahit natin sa mga malalapit sa akin, wala naman na nakabot na mga balita na gusto magkausap-usap kami. Pero would you be willing to talk with the other candidates, sir? Marfo? Were there efforts to reach out to you? Magtotalk kami na magkaroon ng isang malinis at maranganahan. Sir, will you concede your candidacy for president if another camp asks you to do it? Will you concede your candidacy for president if another camp asks you? If another candidate? Another camp or another candidate's camp will ask you or give you a counter offer, i-give up lang po yung candidate? Wala sa vocabulary, wala sa sistema sa pagkabuhay ng Jojo Mihay na nag-withdraw at tumatampo sa laban. Sir, mensahe sa ibang mga kandidato? Yan ang dilip ako talaga sa mga ispin ngayon. Grabe talaga. Sa bagay, ganun pa rin eh. Yung lagi kong feeling na sinasasabi na tayo sa Pilipinas, tayo mga Pilipino, talagang kagat-kagat sa mga negative na mga reportings. Sir, how many votes are you expecting to get on Monday? I think it will be more than 50 million. 50 million? Vice, yung message daw po sa ibang candidates? Sana po, bukal sa puso at sa damdamin yung pagkalais natin pare-pareho na magkaroon ng isang barangal at malinis na harap. Sir, matatapos yung campaign period ng 12 midnight ngayon, anong gagawin nyo, anong plano nyo ang gawin hanggang sa dumating yung pagboto nyo? Makipag-usap din naman ko sa mga kababayan kaya sa mga sindali hanggang kung sa'yo ginagandahan na ang batas hanggang alas 12 ng gabi. Bukas sir, anong plano niyong gawin? Bukas?
Mother's Day bonus. Ginubulungan ako dito, Mother's Day. Para magpaalala. Oy, yakapin mo naman ang misis mo. Saan, after niyo bumoto, sir? Saan niyo po plano bantayin? Mother's Day talaga. Ewan ko kung narinig na. Meron kaming pagkaparehong damdamin ni Boy Abunday. Mahal na mahal namin ang nanay na. Kaya kami naging medyo maganda ang vibes namin dalawa ni Boy. Kasi pagka napapag-usapan na yung nanay, maluwa-luha na kami dalawa. Sir, sa Lunes po, pagkatapos niyo bumoto, saan kayo, paano niyo hihintayin ang magiging deklarasyon, sir? Ba, hindi. Babantayin natin. I-monitor natin lahat ng nangyayari sa buong Pilipinas. Sir, who do you think will be your closest rival? Will it still be Mar Rojas with the LP political machinery? Hindi natin alam eh, kasi yung daya nga eh. Alam natin. So sir, what is your camp doing to protect your votes on Monday? Ha? Eh di, lahat ng mangyayari. O nga pala, mga kababayan, ihanda ko ninyo lahat yung inyong mga cellphone ha, para makunan ho ninyo on the spot. Ha? Saka, magdadala rin ho kayo ng kon. Sa bagay, ang mga cellphone, pwedeng gamitin flashlight. Eh, no? Ngayon, kailangan aware yung lahat ng gagawa ng masama na sa bagay nangyari na, di ba? Ang daming mga revelations na nakukuha sa cellphone. So, you know, ihanda po ninyo yung cellphone at magagamit po yun. Maging parte ng kasaysayan natin ang pagkagusto ng isang malinis at maragalahala. YDP, ano po yung percentage ng 15 million within among Luzon, Visayas? Ano, hindi ko na. Basta sa aking natang dyan, aabutin ko yung botang.